pag-ibig mo sa'ng iidulot sa taong lumilimot, awa mo'y iulot, Panginoon, na pasa siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananako, pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panduksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tignan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan
hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat sila ay kinalilimutan ng Diyos. Bihag sila na inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo, ngunit ngayoy ibinabalik sa iyo sakay ng kaluwalhatiang wari na kaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katuwiran. At liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila'y ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayoy nagalak, di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtatanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimula na sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangian kalaob sa inyo ni Yesu Kristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
daan ng puong nariyan na. Tuwir itihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite, si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia, sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panakong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral. Pagsisikan ninyo at taliknan ang inyong mga kasalanan at mabinyag kayo upang kayo ay patawarin ng Diyos. Wika niya. Sa gayon ay natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang baku-baku. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Ang ibig pong ipaalaala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po
ng ating Ebanghelyo bilang paghahanda ng ating sarili sa pagdating ng kaarawan ng ating Panginoong Jesus. Pagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos, lalong-lalo na sa pamamagitan po ng isang magandang pagkukumpisal. At iwasan natin ang lahat ng pagkakasala. At bukod pa dyan, bilang pagmamakal natin sa Diyos, makalin natin ang ating kapwa. At bilang pagmamakal, lagi tayong maglingkod, laging magkawanggawa, laging tumulong, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. At sikapin natin bawat saglit magkaroon ng magandang pakikitungo sa lahat ng tao. Ganyan ang gusto ng Panginoon na paraan nagpaghahanda ng ating sarili para sa pagdating ng kaarawan ng Panginoon. Kaya tumayo po tayo at ipakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariyang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, habang tayo ay nananabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo sa Diyos Ama upang tayo ay kanyang tulungan na tumugon sa panawagan ni Juan Bautista na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas. Buong pagpapakumbaba tayong manalangin at ang ating tugon, mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob at tapang upang tagpuin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno
sa aming pamahalaan at iyong merong katungkulan sa aming pamayanan. Tupdinawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahas at pagkamuhi, manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa pagwawakas ng pandemyang dulot ng COVID-19, makatagpo nawa kami ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at hapag ng Eucharistia, manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may kapansanan at iyong mga nagdurusa dulot ng sakit na AIDS, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay, manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa piging ng kanyang kaharian sa langit, manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Diyos Ama naming nasa langit, patagin mo ang aming kalooban na mapagmataas upang tuluyang maghari sa amin ang iyong pag-ibig at pagpapatawad habang malugod kaming nananabik at naghihintay sa pagdating ni Jesucristo na anak mo at aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Ang ulilang lupaing malaunang tigang ay muling magsasaya. Mananariwat mamumulaklak ang ilang at ito'y aawit sa tumba. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Nawa ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyari kang tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiya na mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging kindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan namin na lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka kung may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Narakila ng lahat ang naparitong mong anak na siyang nagmulat sa bulak sa pilay ay nagpalakad ang nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob
na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabukay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparean. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw
kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birgen Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sagipin mo ang bayang ikaw.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakaw, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mo na kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat namin gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinduro ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, inarang Nazareno, nilulwalhati ka namin.